Mabuhay mga amigo kag-amiga! Papunta tayo ngayon sa Casa Mariquit, Bahay na Bato or House of Stone sa Santa Isabel Street, Distrito ng Haro, Siyudad ng Iloilo. Sa loob ng Casa Mariquit, Bahay na Bato o House of Stone. Isa po itong Spanish Colonial Ancestral House dito sa siyudad ng Iloilo na pag-aari ng Javellana and Lopez family. Mayroong mga alintuntunin na mahahalaga sa bilang ng mga hakbang sa isang hagdan. Simula sa unang hakbang, bilangin ang mga hakbang gamit ang mga salitang oro, plata at mata na nangangahulugang ginto, pilak at kamatayan. Ang perpektong huling hakbang ay dapat oro. Ang pagtatapos naman sa plata ay hindi masyadong masama, ngunit huwag kailanman magtapos sa mata. Ang bahaging ito ng bahay ay napakahalaga sapagkat nagsilbi ito bilang tanggapan ng yumaong Vice Presidente ng Pilipinas na si Don Fernando Lopez Sr. Ang bahay na ito ay ipinamana ni Don Julio Javellana Quimbyong sa kanyang anak na si Maria Salvacion Javellana, o mas kilala sa tawag na Mariquit, at sa kanyang asawang si Don Fernando Lopez Sr. Si Don Fernando Lopez Sr. ay nanumpunan ng 3 beses sa Pilipinas bilang Vice Presidente. Pinanganak si Don Fernando Lopez Sr. taong 1904, ikalabing 3 ng Abril sa Haro, Iloilo. Naging mayor ito ng Iloilo City taong 1945 at naging senador ng Pilipinas taong 1947. Nanungkulan ito bilang vice-presidente ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Elpidio R. Quirino taong 1949 hanggang 1953. At bumalik ito bilang senador ng Pilipinas taong 1953 hanggang 1959. At muli siyang naging vice-presidente ng Pilipinas sa ilalim naman ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ng 2 termino taong 1965 hanggang 1972. He was sponsored social and labor legislations like the Public Land Act
and the creation of the Philippines Veterans Bank. Naging chairman din siya ng ABS-CBN Corporation taong 1986 hanggang 1993. Si Don Fernando Lopez Sr. ay namatay taong 1993, 26 ng Mayo, sa edad na 89 years old. Ang bahaging ito ng bahay ay napakahalaga sapagkat nagsilbi ito bilang tanggapan ng yumaong Vice Presidente ng Pilipinas na si Don Fernando Lopez Sr. Makikita din natin ang human-size painting nito na gawa ni Fernando Amorsolo na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Makikita din natin ang imahe ni Don Fernando Lopez Sr. na gawa sa copper shells na regalo sa kanyang kaarawan ni Manuel Conde. Sa kanang banda naman, makikita natin ang tinatawag nilang grandfather's clock, ang human-size painting ng mag-asawang Lopez, at ang wooden and chipped chessboard. Ang rekreyo o grand sala ay mapupuntahan sa pamamagitan ng isang pasilyo na tinatawag na antisala. Dito natin makikita ang mga lumang litrato ng Javellana and Lopez family. Sa silid na ito, ating makikita ang mga lumang litrato ng Javellana at Lopez family ng iba't ibang taon at dekada. Bubungad sa inyong mga mata ang mga antigong wibles at kagamitan sa sala ng bahay, na ang iba ay inangkat pa sa ibang bansa. Ang silid na ito ay stratifikasyong panlipunan sapagkat ang mga panauhin lamang ng maharlika ang maaaring aliwin dito. Pinanganak si Maria Salvacion Javellana taong 1907 at namatay ito taong 1999. Tinatawag itong Casa Mariquit dahil sa palayaw ng pangalan ng asawa ni Don Fernando Lopez na si Maria Salvacion Mariquit Javellana Lopez. Mariquit na ang ibig sabihin ay guwapa, Mariquit o gorgeous. Agaw pansin din ang lumang kama ng mag-asawang Lopez sa kanilang master's bedroom. Ang kwarto o master's bedroom ay mayroong salamin na nagpapatunay sa kagandahan ni Inday Mariquit. Dito rin matatagpuan ang lihim na daanan na humahantong sa silong ng mansyon. Ang mga lumang kamera, maleta, kama
At ang koleksyon ng mga sapatos ni Don Fernando Lopez Sr. kung saan matatagpuan din sa lugar na ito. Maraming antikong kagamitan din ang nasa silid kainan ng pamilya Lopez. Isa na rito ang malaki at magandang painting. Ang komedor o pagkainan ng Casa Mariquit ay mayroong 6 na upuan sa parihabang mesa na may mga ceramic plate sa isang panig na nakakabit bilang disenyo. Ang silid kainan ay mayroong ding palamuti mula sa iba't ibang dekada. Isa din sa agaw atraksyon sa bahagi ng bahay Lopez ang kanilang family chapel kung saan makikita ang iba't ibang rebulto at larawan ng mga santo. Ang balkoni ay isang kaaya-ayang pabilyon na bubukas sa tatlong panig. At dito rin namulaklak ang kwentong pag-ibig ni na Don Fernando at Mariquit sa balkoni ng bahay. Ang bahay ay itinayo gamit ang isang espesyal na uri ng luwad na tinatawag na adobe. Ang clay o luwad ay natural na may kulay na pula. Ang ibabang bahagi ng bahay ay gawa sa adobe na may halong mga puti ng itlog na nagpapatatag sa adobe. Kasama sa silong, ang lihim na pinto at lagusan. Ang lagusan ay gawa sa bricks at sinasabing konektado sa Haro Belfry at sa lumang Haro Municipal Hall. Si Don Fernando Hofileña Lopez Sr. at ang asawang si Maria Salvacion Mariquit Javellana Lopez ay may 6 na anak, 2 babae at 4 na lalaki. At si Robert Lopez Paquet Jr. na apo ni Mariquit ang namamahala ng bahay. Sinasabi ng mga kapitbahay at ng mga taong napapadaan dito na nagpapakita si Mariquit sa ventanillas. Makikita siyang nakangiti sa mga taong dumadaan dito. This is Amigo RAPRAP. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na! And don't forget to like, share, and click the notification bell para updated ka sa susunod kong mga videos. Si Ginoong Ferrer at ang kanyang asawang si Ginang Arlene na may 2 anak ang tagapangalaga ng Casa Mariquit simula pa taong 1996 hanggang sa kasalukuyan. Ito talaga ang isa sa pinakalumang bahay sa ating minamahal na lungsod na dapat nating alagaan ng mabuti dahil sa makabuluhang ambag nito sa ating kasaysayan. Sa makatwid, dapat nating ipagmalaki ang pagiging Ilonggo.